Jafet Rivera. Oh, magsalita. Jafet Rivera? Yes, sir. Good afternoon. Can you hear me? Anong problema natin? Jafet Rivera? Yes, sir. Yes. Regarding sa delayed land title from a certain developer sa Ortigas. Delayed land title? Yes po. Baligan ito, sir. October 2018 na fully paid ko yung residential lot. January 8, 2019, nag-sign kami ng deed of sale. Nagbayad din ako ng registration for the By the way, kailan 'yon? Yung pag-sign niyo ng deed of sale, kailan 'yon? January 8, 2019. Okay. Bali, so, 2 months after ko fully paid. Tapos January 14, 2019, nagkaroon daw ng increase sa zonal value dito sa General Trias, Cavite. Okay. Pero ang notarial date ng deed of sale is July 11, 2019. Late na nila na pa notarize. Okay. Ngayon, lumabas na ang title after 2 years, pero ayaw nila ibigay sa akin kasi need ko daw magbayad ng additional 55,000 dahil tinamaan daw ako ng increase ng zonal value. Ang pinopoint ko, kung nagkaroon po ng increase ng January 14, eh nagbayad naman ako ng January 8, dapat hindi na ako tatamaan. Tama. Ang problema po, hindi nila na-notarize agad yung deed of sale. Na-notarize nila July 11 na 2019. So the law that will apply sa iyo, lalo na pag taxes yan, taxes kasi, it is prospective, not retroactive. Ibig sabihin, taxes, tax laws are prospective, not retroactive. Hindi yan, for example, yung batas, may ginagawa kang contract January, tapos yung may batas na approve nung August. Yung January, hindi mag-apply yan. August, papunta sa August, September, October, November, December. But hindi pa atras yan. Tax laws are generally prospective, not retroactive. Yun yan. So in this case, kung may problema sila, hindi na napanotaryohan, may certain problem yan kasi dapat ipanotaryo nila yan. So if you think na may na-violate on your part, on your right as a real estate buyer, kung may na-violate, so better you go to the HLURB and dun ka makipag-file ng complaint sa legal department ng HLURB para ma-settle yan. Kasi normally, obligasyon kasi ng developer na pag nagpirmahan na kayo, lalo na pag fully paid, it should be notarized immediately. In this case, ilang buwan, sabihin natin 5 months, hindi na notarized. So, I think pwede nyo i-settle yan, i-settle nyo yung problema ninyo. In fact, pwede nyo man ipanotarize after dyan eh. Kailangan magpanotarize kayo, baguhin nyo yung date, kusapin nyo yung notary public ng date dapat nung January para at least hindi na kayo magbayad ng taxes. So, pwede naman ganon. So kausapin nyo lang yung notary public na ipabago ang date. So, ang maganda dyan, kailangan mag-usap kayo at saka yung developer. Ang developer na po ang nagpa-notarize nung deed of sale, hindi po ako. Yung notary public ng developer, yun ang kausapin dapat. Mag-usap kayo ng developer, nakausapin yung notary public na ibago yung date na yan on the date of the signing or at least 1 week of the date of the signing, not after 5 months. Otherwise, magkano yung babayaran mo? Ilang libo yan? That's 55,000. Malaki din yan. Because of the date lang, because of the late action the part of the developer, magbayad yan ng 55,000. Dapat baguhin yung date or otherwise, dapat sila mag-shoulder ng taxes on the ground na irresponsible yung ginagawa nila kasi pinahintay pa ng papelang 5 months bago pina-registered or pina-notarize. So if you think na hindi kayo magkasundo, you go to the HLURB and dun kayo makipag-negotiate. Baka makompromise pa yan, magpag-usapan, and dun yun sa HLURB. Mas maganda doon, pero at least may isang impartial government body na makinig on your part and also the part of the developer. Okay? Okay, thank you. Bye-bye. So, ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino sa programang Attorney Mark Tolentino Audio on Demand. For free legal advice, please call me landline within Metro Manila 7
7209-6203. I repeat po, 7209-6203. And mobile number natin, pwede kayo mag-text, tumawag, or through Viber or WhatsApp sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And pwede rin kayong tumawag, mag-text, or through Viber sa 0932-88-56203. And please follow me sa Facebook page ko natin sa facebook.com/MarkTolentinoLaw and sa YouTube page ko natin sa youtube.com/MarkTolentinoLawBlog. Thank you po for following me and please support all my videos and blogs. Ito naman yung kaibigan po ninyo, si Attorney Mark Tolentino.